Babasahin ko na statement ay pinirmahan ng 62 na mga lawyers. Lahat ng mga lawyers na pwedeng pumirma ay either petitioners or counsel dun sa 37 petitions laban sa Anti-Terrorism Act na nakapending ngayon sa ating Korte Suprema. Itong 62 signatories ay preliminary. Marami pang mga lawyers na gustong ilagay ang kanilang pangalan. We, the undersigned counsel and petitioners against the constitutionality of the Anti-Terrorism Act, or ATA, condemn the continuing attacks against petitioners and their counsel and call on the Supreme Court to intervene and help stop these escalating attacks. Petitioners, former Senior Associate Justice Antonio Carpio and former Ombudsman Conchita Morales have raised the issue of General Antonio Parlades' terrorist tagging of groups and their lawyers who question the constitutionality of the ATA in the Supreme Court. Even the media covering the terror law oral arguments were not spared, with the terrorist tagging of INQUIRER's Ted Torres. Attorney Rafi Aquino, who is a flag member and counsel in one of the 37 petitions against the ATA, was listed by government security forces as a CPP-NPA member. Members of the NUPL, who also served as counsel in another petition, have also been red tagged. Yung mga insidente, magiging madalas, lalo-lalo na kapag nagtuloy ng statement ng presidente natin, several days thereafter, nasasaktan. At pinakamasama, kasama na sa listahan ang mga abogado. So, sana tulungan nyo kami na maawatan sa pamagitan ng yung mga gumawa na, malaman na kung ano na nangyari sa hapless lakas sa kuna. Nudulog namin sa Korte Suprema sa ngayon na sana naman mag-intervene na kayo dito sa atake sa mga abogado, sa mga judges, at sa iba pang mga biktima ng extrajudicial killing. May ilan lang po akong proposal sana sa Korte Suprema. Amyandahan siguro ang rules natin. Grabe ang nangyayari sa ating lipunan ngayon. What is happening to our country, Mr. President? Since 2016, violence ang nangyayari sa bansa, patayan ng patayan hanggang ngayon. Anong problema ang nasulba ng patayan na ito? Sinabi ni Attorney Neri na nasa isang krisis tayo ngayon. Ang pag-describe ko sa krisis na ito ay isang existential crisis. No? Dahil mismo mga buhay ng mga abogado, ng mga human rights defenders, ng mga activists, at ng pangkaraniwang tao ay napapanganib sa panahon na ito. At ang malungkot dito, ginagamit yung batas bilang dahilan o bilang paraan ng pag-atake ng karapatang pangtao. No? Yun yung ano doon kasi dapat diba yung batas ginagamit siya para sa hustisya, yung batas ginagamit siya pang protekta sa tao. Pero dito, ginagamit yung batas, yung search warrant, yung arrest warrant, yung mga bagong batas tulad ng anti-terror law, ginagamit para lalong apihin yung tao, lalong atakihin yung mga abogado at yung mga human rights defenders.